Inila ako ni David at naglakad. Bumaling ako sa lalaki kanina at nakita ko nakabulag tanay ito sa sahig. Hinila pa ako ni David papalapit sa kanya kaya bumaling ako sa kanya. Napatingin ako sa dinaraanan namin at nakita kong papunta kami ngayon sa banyo. He opened the door at agad niya akong pinasok sa loob, then he locked the door. Parang nawala ang kalasingan ko sa ginawa niya. Kanina pipikit-pikit ang mata ko pero ngayon nakamukat na ito at halos hindi na ako kumurap. David? I whispered. He pinned me on the wall kaya napapikit ako ng sakit sa likod. Lumaki mga mata ko nang maramdaman kong may ginagawa siya sa akin. Automatic kong napapikit naman ang mata ko sa ginawa niya. You're taking too much risk, baby. Saan niya habang patuloy sa ginagawa? Time for your punishment, he said. Nilagay ko ang kamay ko sa balikat niya at napaungol ako nang kinagat niyang braso ko. Damn! Nagulat ako nang biglang bumaba ang jeans ko kaya napatingin ako doon. Nasa sahig na ito at ang tanging suot ko na lang ay ambang ibaba ako. Nag-init ang pisngi ko at napahagat labi. Nagtagal ang ginawa niya sa akin hanggang narating kong sukdulan. Sa kabilang banda, nagising ako dahil sa sakit ng ulo ko. I stretched my arm at inabot ang unan sa kanan ko at niyakap yun. Bakit parang sobrang lambot yata nitong kama ko ngayon? At saka yung pabango ni David ang naaamoy ko. Mas nilagay ko pang mukha ko sa unan at maya-maya pa, may bigla akong naalala. Napabalikwas ako ng bangon. Tumingin sa paligid habang nanlalaki mga mata. My jaw dropped. What the... Bakit nasa kwarto ko ni David? Napatingin ako sa suot ko at nakahinga ako ng maluwag na makitang kompleto ang damit ko. Paano ko napunta rito? Agad akong tumayo at nagtungo sa loob ng banyo. Di ko maiwasang mapatingin sa paligid dahil hindi pa rin ito nagbabago. Paano ko napunta rito? Namakarap ako sa salamin, napangiwi ako ng makitang itsura ko. Gulong-gulong buhok ko. Agad ako nagugas ng mukha at nag-toothbrush. Nakuha ko lang yon sa cabinet at bago man niya kaya, kinuha ko na. Inayos ko muna ang sarili ko bago lumabas ng kwarto. Where is he? Dahan-dahan ako naglakad. This is David's condo. Napatingin ako sa labas ng bintana at nakitang umuulan ng malakas. May bagyo ba? Pagkababa ko sa hagdan, may naamoy akong britong isda. Biglang kumulong tiyan ko. Smells nice. Pumunta ako ng kusina at nakita ko ang matitupunong likod ni David. Wala siyang suot na pangitaas pero naka-sweatband siya at may apron na nakabitin sa leeg niya. Napanunok ako. Tumikim muna ako para makuha ang atensyon niya. Lumingon naman siya sa akin at agad na nagliwanag ang mukha niya. Tumikim muna ako bago nagsalita. Paano ko napunta dito? Malamig kong tanong. Lumapit sa stool para maupo. Napatingin ako sa niluluto niya at tinga ako nagkamali na pritong isda ang niluluto niya. You were drunk last night. Ani nga habang nakatingin sa akin. Tumango naman ako. Ikaw ang naghatid sa akin dito? Tanong ko at tumango naman siya. Napahagat ako ng labi habang inaalala ang nangyari kagabi pero hindi ko maalala. Sila Ate Lauren, sila Kate at Jane, saan sila? He cut me off. Lauren is with Marvin, Kate and Jane is with Donald and Gilbert. He said at agad tumalikod sa akin para ibaliktad ang niluluto niyang isda. Naalala ko kagabi na may kahagkan siyang babae sa club. The sight of him kissing the woman in there. Bakit dito pa niya ako dinala? Eh pwede namang ihatid niya na lang ako sa bahay. Teka, kung siya naghatid sa akin, hindi kaya may nangyari kagabi o ano? Biglang nanlaki ang mga mata ko. Hindi ko maalala ang mga nangyari kagabi pero sigurado ko may nangyari. I cleared my throat. Ano nangyari kagabi? Pilit kong pinanamig ang boses ko kahit na nanginginig ito. Gusto ko ipamukha sa kanya na pagkatapos na nakita ko kagabi, hindi yan ako pwedeng hagkan o anuman. Never na. Nothing. Ani at hindi pa rin ako nililingon. Nakaramdam ako ng inis sa ginawa niya. Nagpamemang ako at binasa ang labi. Hindi ako naniniwala. Alam ko may nangyari kagabi. Inis kong ani habang nakatingin sa likod niya ng masama. Alam kong alam niya na nakakulot ang noo ko kahit nakatalikod siya. Hindi pa rin siya nagsalita at mas talo pa ako na inis. Pesting na laking to. Inilibot ko ang tingin sa kusina at sakto naman tumigil to sa itisyo. Napangisi ako at agad tong kinuha. Parang biglang nagbagong mood ko at gusto ko siyang biglang inisin. Ibinato ko sa likod niyang tissue at agad naman siyang nagmura. Damn! Nilingon niya ako, tinignan ko ng masama pero tinignan ko lang siya ng walang emosyon. Inabot ko isa pang tissue na nasa tabi ko lang at agad na ibinato yon sa kanya. His jaw clenched and catch the tissue kaya nandaki ang mga mata ko. Oo, sa tingin ko, nainis ko siya ng sobra. Napalunok ako.
nang bigla siya nilakad pabalapit sa akin. Kinuha ko isang saging sa tabi at dinuro siya. Huwag kang lalapit, tatamaan ka sa akin. Sigaw ko sa kanya habang nalalaki ang mga mata. Pero patuloy pa rin siya sa paglapit sa akin. Agad kong binato sa kanyang saging pero nakailag siya. Akmang kukunin ko isa pang saging pero kunin na ang lahat. Dahil nahawakan niyang bewang ko at sinandala ko sa pader. OMG! Sobrang lapit na mukha niya sa akin at naramdaman ko ang init sa katawan niya dahil nakadikit sa akin ang katawan niya. My eyes widened when he pushes himself more to me at naramdaman ko ang kasangga niya. Napalunok ako. Buo ba ang mata niya sa labi ko? You're being a brat, baby. Bulong niya. I am not. Nanginginig ang boses ko. He smirked. You wanna know what happened last night? Talong niya at tinaas ang tingin sa mga mata ko. Nanlaki ang mga mata ko nang biglang bumaba ang kamay niya sa bewang ko, pababa sa pangupo ko. Akma magsasalita ako nang unahan niya ako. Punish you last night. Sabi niya at nilagay ang kamay sa bibig ko at marahan niya itong hinaplos. I felt my knees weaken. Ha? Huh? Wala sa sariling tanong ko dahil hindi ko namang sasabihin. You flirt with other men last night, so? Pinagdikit niya ang ilong namin at malapit nang magkalapit ang mga labi namin. I punished you. Sa parang magugustuhan mo. My jaw dropped. Nanlaki ang mata ko. What the? Ilang segundo kong prinoseso ang sinabi niya sa akin. Inisip ang nangyari kagabi. Nanlaki ang mga mata ko nang maalalang nangyari kagabi. Gusto kong lamunin ako ngayon ng lupa dahil sa kahihiyan. Ramdam kong init ng buo kong mukha. Gusto kong makuha ulit yan. Para ko nabingin sa sinabi niya. Tumingin ako sa mga mata niya at nakita ko na kaigting ang pangalan niya habang nakatingin sa akin. Ang kanyang mata puno ng pagnanasa. Tinula ko siya at agad na nagsalita. Aalis na ako. I said and I was about to leave when he speak. You can't. Anya. Bumaling ako sa kanya at tinaasan siya ng kilay. At bakit? I sarcastically said. Nagpamewang pa ako sa harapan niya. Napangisi siya. Umalis siya sa harapan ko at tagtungo sa sofa malapit sa amin. Kinuha niya rito ang remote at pinuhay ang TV. Pinapanood ko lang siya habang ginagawa niya yon. Ipinagbabawal ng pag-asa na magbiyahe ngayon ang lahat dahil sa lakas ng hangin at ulan dulot ng bagyong paparating sa ating bansa. Kanina lamang alas 4 ng umaga nagsimulang umulan at lumakas ang hangin dito sa bahagi ng Central Luzon. Ipinapalala ng pag-asa na manatili muna sa ating mga kabahayan dahil maaari tayong mapahamak kapag tayo lumabas o bumiyahe man lang. Hindi na natapos ang balita at agad na pinatayin ni David. Nakatunga nga lang ako habang nakatingin sa TV. Kumurap-kurap ako at peking tumama bago siya balingan. Hindi ako naniniwala. Anikot agad nagtungo sa pintuan. Alam ko niloloko lang ako ng lalaking to para hindi ako makauwi. Hinawakan ko ang doorknob at pinihit iyon para mabuksan. Ang sumalubong sa akin ay ang malakas na hangin at malakas na ulan. Napangawi ako nung makita na malapit ng mababa ang kondo ni David. Halos wala akong makita na kotse o sasakyan na dumaraan sa mga highway. Nakita ko rin ang mga may nagbabagsakang puno. Hindi nga siya nagbibiro. Sinara ko ang pintuan at nakangusong tumingin kay David. He is leaning on the wall while looking at my body. Aba, bastos nito ah. Humarap ako sa kanya at nagpamewang. Tumaas ang mata niya sa akin kaya tinignan ko siya ng masama. Pero tumawa lamang siya. Bastos? Binato ko siya ng isang pirasang saging at agad naglakad papunta sa guest room. Wala akong pake. Kung sa kanya tong kondo, wala akong pake. Sinara ko ang pinto at pabagsak na nahiga sa kama. Napatingin ako sa relo at nakitang 12:56 AM na. Naramdaman kong kumulo ang tiyan ko kaya umuwi ako. Gusto ko nang kumain. Ilang minuto pa ako nakahiga sa kama at nakatunga nga lang hanggang sa makarinig ako ng katok sa pintuan. Hindi ko siya pinansin at patuloy lang sa pag-iisip. Fatima, lumabas ka na dyan. Sigaw niya. Napabuntong hininga na lang ako at walang ganang pinagbuksan siya ng pintuan. Ano? Walang emosyong tanong ko. He sighed. Here, I know you're hungry. Call me if you need anything. Ani at may binigay sa akin na tray na may namang pritong isda at garlic rice. May sausawan din na tubig. Bigla ako naglaway kaya dalitali ko itong kinuha. Here are your things. Ani at binigay sa akin ang purse ko. Kinuha ko yun. Bago ko paikutan ng mga mata at sarudukan siya ng pintuan. Agad ako nagpunta sa lamesa na maliit at doon kumain. Habang kumakain, nakita kong lobat ang cellphone ko. Kaya naman naghalongkat ako ng charger sa purse ko. Di naman ako nahirapan dahil agad ko itong nakita. Kumain ako ng tahimik at pagkatapos, agad ako nagtungo sa banyo para mag-toothbrush.
Halos lahat ata ng guest roon ng kondo niya ay may stock ng toothbrush. Kinuha kong pinagkainan ko at tandaang lumabas sa kwarto. Buo ba ako ng hagdan? Akmang tatawagin ko si David nang may narinig ako matinis na boses ng babae. Daddy, please, I want you. Narinig kong boses ng babae na nanggaling sa salas. Nagtungo muna ako sa kusina at nilapag sa lababo mga pinagkainan bago nagtungo ng salas. Napatingin ako sa paglalakad na makita si David na may kaharap ng babae. Can you just go out? Ano ka ba? Woman emits been years ago, so stop chasing me. Initang ani David na pinagtaka ko. Lumapit pa ako ng kaunti sa kanya para marinig yung pinag-uusapan nila. What? You don't want me anymore? Malambing ang tanong ng babae. I felt my chest tugged in pain. Gusto ko silang pigilan. Gusto kong paalisin ng babae pero parang mas gusto ko marinig kung anong meron sila. Because I always want you, David. I came here from Italy to Philippines just to see you. Yes, it's been years but I can't get you out of my mind. I want you in my bed again. David, please. Nakita ko mapangakit at tingin ng babae kay David. Hindi ko makita ang mukha ni David dahil nakatalikod siya sa akin. Well, I'm different. I don't want to see your face and I don't want to feel your presence. So get out. Hindi ko masyadong marinig ang sinabi ni David, pero alam kong masakit yun dahil nakita ko kung paano masaktan ang mukha ng babae. Nanlaki ang mga mata ko nang bumaling sa akin ang babae. Anger filled her eyes. Oh, I see. May bago ka ng palipasan. That's why you don't want me anymore. Is she good in bed? Is she warmer than me? Para akong binuhusan ng malamig na tubig sa sinabi nito. Wala akong ibang maintindihan sa sinabi niya kundi ang salitang palipasan. Bumaling sa akin si David. Nakita ko kung paano siya nagulat at kabahan. Fatima? Fatima, nice to meet you. I'm sorry for interrupting you but I'm Alexa by the way. I'm David's ex. Nakangising ani ng babae. Biglang nanlabo ang mga mata ko. Parang sinaksak ang puso ko. Ex? Ang sabi ni David, wala siya ibang naging karelasyon maliban sa akin. What are you talking about? I'm not your damn ex. Hindi ko na pinatapos ang sasabihin ni David. Talagad ako umalis sa pwesto ko kasabay nun ay ang pagbuhos ng luha ko. Sa kabilang banda, hindi dapat ako masaktan kasi wala naman kami ni David eh. Kung nagsinungaling siya sa akin noon o naglokoman, may karapatan siya pero nasasaktan pa rin ako. Naglakad ako paalis sa sala habang patuloy ang pag-agos ng luha ko sa pisngi. Pinunasan ko ang luhang tumutulo sa pisngi ko nang biglang naramdaman ko ang hawak niya sa braso ko at pinaharap ako sa kanya. Nakita ko ang kaba sa mga mata niya. He cupped my face. Pinaharap niya ako sa kanya. Damn, I'm sorry. Kinakabang sabi ni David at agad ako niyakap. Mas lalong tumulo ang luha ko sa pisngi. Don't cry please. Nanginig niyang ani. I'm sorry baby, please don't cry. Hindi ko alam po bakit nanginig ang boses niya. Hanggang sa naramdaman kong nabasa ang balikat ko, kaya napatigil ako. Is he crying? Hinaplos niyang likod ko at tiligay niyang mukha niya sa balikat ko. I don't know that woman's name, pero alam ko, isa siya sa mga nakasalo ko noon. Before I met you, I used every girl I know but I stopped when I met you. Nanginginig pa rin ang boses niya. I bit my lips. I'm sorry, he said. Ilang segundo muna akong tumahimik hanggang sa naramdaman ko ulit ang basa sa likod ko. Bakit mo ginagawa sa akin to? Mahina akong tanong. Hindi ko alam kung anong plano niya at bakit kailangan niya pa akong lapitan ng ganito. What? Malambot niyang tanong at mas nilagay pang mukha niya sa leg ko. Hindi ba may anak na kayo ni Pia? Bakit kailangan mo pang lumapit sa akin? Bakit kailangan mo pa magpakita sa akin pagkatapos mo akong saktan? Natatakot na ako sa isang mga plano mo. Hindi ko alam kung bakit mo ginagawa to pero David, nag-umpisang tumulo ulit ng luha ko sa pisngi. Please lang, huwag mo na akong saktan. Masyado nang marami ang problemang dumating sa buhay ko. Gusto ko namang maging masaya ngayon, kaya please lang, maawa ka naman sa akin. Pagmamakaawa ko sa kanya, gusto kong ilabas sa mga sakit na nasa puso ko, katulad ng kung paano mamatay si mommy, kung paano mamatay si Lola Elsa at kung paano kami iwan mo daddy at ipagbalit sa ibang babae. Gusto kong ikwentong lahat sa kanya. I will not hurt you. Hurting you means killing myself. Sambit niya sa akin. Parang hinaplos ang puso ko sa sinabi niya. Manalambing na salita lang galing sa kanya agad ako bumibigay. Pero may anak ka na. Hindi niya ako pinatapos at agad na nagsalita. Look at me. Humiwalay siya sa yakap namin at agad akong tinignan ng mariin. He smiled and caressed my cheeks. Do you trust me? Tanong niya. His eyes are glowing.
Hindi ako sumagot kaya bumuntong hininga siya. He tucked my hair behind. I want to tell you everything, but can I taste first? Hinaplos niya ang paibabang labi ko kaya napanunok ako. Napawang bibig ko at bumuga ng malakas na hininga na ikinatawa niya. Gusto ko rin siyang hagkan. Akmo magsasalita ako, lumpiginan niya ako gamit ang malambot niyang bibig. Dinikit niyang labi niya sa labi ko. Biglang tumuro ng puso ko sa ginawa niya. My mind went black nang maramdaman kong labi niya sa akin. Na hindi ko tinugon ang ginagawa niya, marahan niyang kinagat ang paibabang labi ko, kaya wala sa sariling tinugon ko siya pabalik. Naglakbay ang kamay niya sa buhok ko at mas pinalalim pang ginagawa. Wala na ako ibang maisip kundi ang ginagawa namin. Hindi ko lubos maisip na ganito pala ako karupok pagdating sa kanya. Kaya itong dahilan kung bakit lumalayo ako sa kanya, dahil minsan pagdating sa kanya, marupok ako. Pero kapag di ko naman naramdaman ang presensya niya, parang wala na akong ganang mabuhay pa. Sa simpleng ginagawa namin, mas lalo pa itong lumalim. Hanggang sa sinimulan niya nang iparamdam sa akin ang kaligayahan. Napuno ang kolor ni David ng malalakas kong sigaw. At maya-maya sabay naming naabot ang suktulan. Parehas kaming habol ang hininga kaya tinignan ko siya. Nang magtagpo ang mga mata namin, ngumiti siya kaya ngumiti rin ako pabalik. That feels good. I said when my heart is pounding so fast. Nalagay kong mukha ko sa balikat niya at niyakap siya. Lalo na kapag sinisigaw mo ang pangalan ko. Pinalo ko likod niya kaya tumawa siya. David? Sita ko sa kanya pero patawa lang ang ginawa niya. Mas lalo niya pa ako inasarke na panguso ako. Pero sa loob-loob ko hindi ko na mapigilan na maging masaya. Ilang minuto pang ganun ang posisyon namin hanggang sa buhating niya ako taglakad sa kama. Dahan-dahan niya akong pinahiga dito. Dahan-dahan din niya akong dinaganan. Napanguwi ako nang maramdaman ang bigat niya. David, bigat mo! Ani ko. Napanguso naman siya bago ko hagan sa labi. Gumulong siya kasama ko kaya ngayon ako na nakadagan sa kanya habang mukha ko'y nakasandal sa matitipuno at matikas yung dibdib. Habang hinahawakan niya naman ang dahan-dahan ang malambot kong buhok. I felt him kiss my head that made me smile. Napansin ko ang tato niya sa dibdib kaya tinitingnan ko ito ng Marien. Maliit lang yun sa sulat pero kung tititigan mo ito, Marien, mababasa mo pa rin to. Falcon? Falcon? Nagtatakang tanong ko. Sino si Falcon? Bulong niya. Bakit Falcon? Kapatid mo? Nagtatakang tanong ko. Wala siya nabanggit sa akin dati na may kapatid siya. Tinaas ko ang tingin sa kanya. Umiling siya. Pinalagay ko yan nang umalis ka. He smiled sadly. Bakit? Wala naman akong kakilalang Falcon ah. Tumawa siya. Hinawakan ng pisiko at nilapit ang mukha sa akin bago hanggang ang labi ko. No. Kapag nag-anak tayo, yan ang ipapangalan ko sa anak natin. Ani at nawala ang ngiti ko. Anak? So ibig sabihin, Falcon na lang para ng anak niyo ni Yorbia. Malungkot kong sabi. Umalis ako sa taas niya at tumabi ng higa sa kanya. Tumaligod ako sa kanya dahil naiiyak na naman ako. Naramdaman ko ang kamay niya sa bewang ko, ang katawan niya, sa likod ko. No, that's not my child. David's POV. No, that's not my child. Sabi ko, tinagan siya sa balikat. Pero diba, I cut her off and explained everything. Panahon na para malaman niya. Flashback. I looked at the doctor without emotion. Ang resulta ng DNA test, negative. He said, kaya nakahinga ko ng maluwag. I know it's not my child. Probability of maternity is 0%, so that means it's not your child, Mr. Castro. He said. Tumayo ako sa kinaupuan ko at lumapit kay Pia na ngayon nag-aaral lang nakatingin sa akin. No, hindi yan totoo. It's not true. That's your child. Ikaw ang ama. Baka nagkamali lang sila sa pagtetest. Taranta niyang sabi. Napahawa ko sa leg niya at sinampal ang mukha niya. Papastangin kita. I hardly said. Fatima's POV. So ibig sabihin, hindi mo anak? Pag-uulit ko. Baka mamaya mali yung narinig ko eh. Hinagkan niya ang pisngi ko at naramdaman kong umiti siya. Ikaw lang gusto ko maging ina ng anak ko. Nagiinit ang pisngi ko sa sinabi niya kaya natawa siya. Pero yung tungkol sa sulat? Tanong ko. Nagtatakang tanong niya. My job to you is done. Nakuha ko ng mana ko at wala na ako ibang kailangan pa. Nakakabalik ka na sa dati mong buhay. At kung inaakala mong mamahalin kita, nagkakamali ka. Hindi kita minahal at kailanman. Kapag nakita pa kita dyan sa harap ng pamamahay ko mamayang gabi, ako mismo ang kakaladkad sa ipalabas. Sinabi kong natatandaan kong sinulat niya noon. Of course, I recall it perfectly. At first, you are a job. Ginamit kita para makuha ang mana ko.
Pero nung una kitang makita, alam kong nahulog na ako sa'yo. Hindi ko maisip ang buhay ko nung wala ka. Dahil ikaw ang lakas ko, ginawa ko lamang iyon para ligtas ka. Gustong makuha ng aking pinsan si Edward ang aking mana. Dahil my parents at wala akong mapadala sa mga tauhan niya para manmanan tayo. One of my bodyguards said that Edward found out that I have feelings for you. Kaya wala ko yung maisip na paraan ko hindi asaktan ka at lumayo sa akin. I promised myself after that that I get my inheritance at kapag naipakulong ko na si Edward, ikaw naman ang ikukulong ko. Nanlaki ang mga mata ko sa sinabi niya. Anong, he cut me off. Ikukulong kita sa puso ko. Corny ang peste. Sa kabilang banda, Fatima's POV. Inilinat ko ang mga mata ko at agad ako nakaramdam ng kamay na nakadagan sa puson ko. Bumaling ako sa tabi ko. Agad ako napangiti na makita mukha ni David na natutulog ng mahimbing. Tumagilid ako para sa kanya. At napangiti ako na makita napakagwapo niyang mukha. Hinaplos ko ang pisngi niya. Gumalaw siya ng kaunti at tumaplos ang kamay niya sa bewang ko kaya napangiti ako. I was about to kiss him and my phone suddenly buzzed. Daan-daan akong buko sa kama at napangiwi ako nang maramdamang sumakit ang pagkatao ko. OMG! I reached for my phone in the table. Rika, Fatima, kailan mo pumunta sa cafeteria mo ngayon na? Emergency! Nagtaka ako sa text niya. Hindi siya ganito mag-text. Palagi may emoji ang message niya. Di pa natatapos ang message niya na bigla siyang tumawag. Kaya sinagot ko to. Pumunta ka na ngayon sa cafeteria. May emergency! Nanginig niyang ani at total unaotal pa na masanang pinagtaka ko. Okay ka lang ba? Bakit nanginig yung boses mo? Dahan-dahan tumuyo ako at agad na nagtungo sa banyo para maghugas sa mukha at mag-toothbrush ang mabilisan. Okay lang ako, basta pumunta ka na ngayon din. Malamig niyang ani at pinatay ang tawag. Nagtataka ako kung bakit ganun ang paraan ng pakikipag-usap na sa akin ngayon. Iba yung nararamdaman ko eh, parang may mali. Agad ako nagtungo sa closet agad ang nadamit. Hinagan ko muna sa noo si David bago ako lumabas ng kondo niya. Pagbukas sa pagbukas ko ng pintuan nakita ko sumisikat ng araw. Wala na bang bagyo? Agad ako naglakad palabas ng subdivision. Naghintay sa gilid ng highway para pumara ng taxi. Hindi ko dala ang kotse ko at di ko rin pwedeng hiramin ang kotse ni David dahil tulog pa siya. Pagkasakay na pagkasakay ko sa taxi, agad ako nakaramdam ng kaba. May nagsasabi sa loob-loob ko na huwag akong pumunta dahil mapapahamak lamang ako. Pero kailangan ko rin pumunta dahil nga may emergency. Kuya, sa Fatima's cafeteria po. Agad kong sinabi ang pupuntahan ko. Iba ang pakiramdam ko sa driver ng taxi na sinasakyan ko. Napapansin kong kanina papasilap-silap ng tingin sa akin ng driver sa rearview mirror. At mas lalo akong kinabahan, lalo pa na makita kong umisi siya. Nakita kong pag-iba ng daan kaya naman mas lumakas ang hinala ko na hindi na ito tama. Binalot na ng kabang katawan ko at di ako mapakali. Kuya, hindi po dito yung daan. Kahit nanginig at nautal ako, pinilit ko itong sabihin. Kinuha ko sa malit kong bagang cellphone ko at agad na denial ang number ni David. Ilang ring pa bago niya ito sinagot. Pero narinig ko lang ang mahina niyang boses at alam ko inaantok pa siya. Hindi na ako nagsalita. At tinayaan lang ang driver na magsalita. Huwag ka mag-alala, iha. Hindi kita ipapahamak. Napatigil siya sa pagsalita nang biglang nagring ang cellphone niya sa harap. Kinuha niya ito at sinagot. Napatingin ako sa paligid at nakita ko nasa gubat na kami. Yes, boss. Nakuha na po siya. Hindi niya po kasama si David. Nanlaki ang mata ko. David? Bakit si David? Sinubukan kong buksan ang pinto ng taxi pero nakalock ito. Nilapit ko ang cellphone ko sa tenga ko at narinig ko ang ilang kalabog doon. Anong mangyayari kay Fatima sa panganib na nagbabadya sa kanya? Magawa kaya siyang mailigtas sa David? O isang malamig na lang na bangkay ang maaabutan ni David? Yan po ang ating aabangan sa susunod na kabanata.